Hello guys, welcome to Janet's Kitchen. Muli po tayo magluluto tayo ng creamy beef with mushroom. So ito ang ating mga ingredients. Meron tayo dito ng tinadtad na bawang. So dinamihan na natin yung ating bawang para mas masarap, di ba? And then pagka yan ay nagawa natin, ang susunod natin na itatadtarin or hihiwain ay yung ating white onion. So white onion na naman ang ginamit natin guys, kasi mas mura ang white onion at manamis-namis naman siya guys pagka isinama mo sa pagluluto. At very affordable ang white onion. Compare mo sa pula, ang pula kasi ay masyado siyang mataas ang demand ngayon. Kumbaga mas mataas ang bentahan sa market. So ang kilo ng sibuyas na puti ay nasa 50. So bibili ka ng sibuyas na pula, nasa 90 pesos. So 40 pesos ang diferensya. So doon ka na muna sa puti hangga't hindi pa bumababa yung presyo ng ating kulay pula, 'di ba? So ayan, tapos na yung ating sibuyas. Meron din tayo dito ng ginamit na prime mushroom ang ginamit natin dito. So bumili ako ng isang lata, and then ito yung ating ihahado sa ating beef. So ito yung ating pagkakahiwa, medyo liitan lang natin kasi yung ating beef hihiwain din natin siya ng mas maliit pa rito. So kasi pagkamalaki hindi masyadong masarap pagkamalaki ang hiwa ng inyong mga beef at saka yung mushroom. So ito na guys, ito yung ginamit kong prime mushroom. So ayan. And then mayroon din tayo ditong gagamitin na cream. Itong yung cream natin at saka yung tinunaw natin na cornstarch. Mayroon din tayo ditong lemon na gagawin. At ito na yung ating beef. Ayan, hihiwain ko to guys na medyo may kaliitan lang kasi mas masarap yung medyo bite lang. Kumbaga kagat lang, isang kagat lang yung ating isang subo lang yung ating beef, di ba? So napakamahal guys ng baboy. Pwede rin kayo gumawa guys ng pork. Pwede rin namang itong beef. Kasi ngayon, mas mura ang beef kaysa sa baboy. So, mas masarap din naman ang mga beef, di ba? So, i-compare mo naman sa lasa ng baboy. So, ayan, medyo ito may taba-taba pa. Mas masarap ito, guys, kasi mas malinam na pagka medyo may taba-taba. Ito ang gusto ko sa ano. Sinama ko lang yung buto. Ayan, sinama ko lang yung buto, guys, para pandagdag din sa lasa, di ba? Habang pinakuluan mo. So, mag-marinate na tayo, guys. Ang ulan natin gagawin ay i-marinate natin siya sa 1 cup of soy sauce. Ayan. Ilagay na natin yung ating soy sauce. And then, susunod natin dyan yung ating pepper. Yung ating durog na. Tapos, yung ating lemon. So, ayan. Meron akong lemon dyan. Nilagay ko siya ng lemon para masarap yan, di ba guys? Pampatanggal din ng lansa. So, ayan. Namarinate na natin siya after 1 hour. Namarinate na natin siya. Ito na yung ating cooking oil. At magpapainit na tayo. And then, igigisa na natin ang ating bawang or garlic. Ayan. Marami lang ang ating garlic, guys. And then, susunod natin dyan yung ating white onion. So, ayan. Marami yung white onion natin pagka ano pa lang natin, 'di ba? Pagkahiwa, ang dami-dami ng white onion kasi isang buong malaki. So inyon. And then pagka hintayin lang natin siya na mag-transparent hanggang sa maluto. Ayan, madali lang naman siyang maluto, guys, kasi kahit hindi mo na siya masyadong tostahin, madali lang siyang maluto dahil isasama pa natin siya sa pagpapakulo ng ating beef. So, ayan. Tuloy-tuloy lang, guys, ang paggigisa ng ating sibuyas at bawang. Tapos, ang isusunod na natin dyan, guys, yung ating beef. Yung binabad natin na beef, marinated beef. Ayan. Yan ang ating isusunod. Set aside natin, guys, yung pinagbabaran.
Yung pinagbabara ng beef, iset aside natin para mamaya-maya pagkasangkutsa natin or pagka habang sinasangkutsa natin yung ating beef, yan ang ilalagay natin with water. Maglalagay tayo ng tubig para pampalambot din nung ating baka. So ayan, mas masarap ito guys pagka 1 hour or overnight na minarinate nyo, di ba? Kasi lasang-lasa siya or kaya mas masarap. Ayan. Tuloy-tuloy lang guys ang paghahalo. I-ano lang natin siya sa ating maya-maya na natin ilagay yung ating marinated sauce. Ayan na guys. Lalagay na natin dito yung ating tubig at saka yung ating sinit aside na sauce. Ilalagay na natin. So, ayan. And then, tatakpan natin yan hanggang sa kumulo, hanggang sa lumambot yung ating beef. Ayan. Hanggang sa maubos yung ating sabaw. At ako maglalagay pa ulit ako dyan, guys, ng sabaw ay ng tubig para tuloy-tuloy yung paglambot. Pero, ilalagay muna natin yung ating mushroom. So, ayan. Pagkalagay ng mushroom ay maglalagay ulit tayo dyan ng tubig para may sabaw pa tayo. Diba? And then, pagkalagay dyan, yung all-purpose cream ay ilalagay na rin natin, guys, para masimsim na ng pork or ng beef yung ating all-purpose cream. Ayan. Kasi ito, malinamnam to, guys. Ang sarap nito. Ayan. So, talagang ito nagustuhan ng mga bata at talagang masarap siya. Yan, pakulaan lang muna natin siya ng ilang minuto kasi malambot na naman yung beef natin. Palambutin natin siya ng kaunti at pakulaan ng kaunti. So, ayan. Ayan, pag malambot na yan guys, pagluto na at nakapag ano na siya, na-reduce na yung ibang sabaw natin, yung ibang sauce, na-reduce na. Isusunod natin dyan yung ginisa mix. Ayan. Hindi na ako naglagay ng tawag dito, ng salt. Hindi na ako naglagay kasi yung pinagbabara natin na toyo, yun na yung panimpla natin. Diba? So, kung mag-a-add pa ako, baka umalat na. Pero, tentyano nyo rin, guys, kung maglalagay pa kayo. At depende rin sa panlasa nyo kung maglalagay pa kayo ng salt. So, ayan, lagay natin yung cornstarch. Alam nyo yung cornstarch, guys, yun ang magpapalapot para sa ating sauce. Ayan. Kaya, sticky at masarap itong ating nilutong creamy beef with mushroom. So, ayan. Ayan, sana guys, nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon. At please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli para sa ating mga videong darating pa. Ayan. At sa mga yung mga nakapag-subscribe na, please stay tuned. Ayan. Para palagi kayong updated sa ating mga videos. Ayan, luto na to guys. At papatayin na natin yung apoy para sa ating sa plating naman tayo. Ayan, luto na to. At makreamy at malinamnam talaga ang ating pagkakaluto sa ating creamy beef with mushroom. Napakasarap nito. At tamang-tama ito guys. At para to sa mga bata at magugustuhan nila ito. Ihanda nyo ito. Napakasimple lang guys, di ba? Kunti lang yung ating kakaunti lang yung ating tawag dito, ingredients. Yung beef naman guys, kasi ano ngayon ng beef ay nasa 300 plus. So kalahating kilo lang ito. Kasi huwag kayong bibili ng buto-buto para mas marami kayong maluto. Pero kung lalagyan nyo ng buto-buto yan, nako po, ang bigat ng buto-buto. So, ayan. Sana nagustuhan nyo guys. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At ingat po kayo lagi. At tayo po ay nasa under pa ng ECQ. Ayan, ECQ pa rin po ang Metro Manila. At tayo po ay mag-iingat para hindi po tayo mahuli ng mga pulis at hindi po tayo makalabuso. Sumunod po sa protocol para hindi po tayo mahuli. Always wear your mask at yung face shield kung kailangan, isuot pa rin. At ingat po ang bawat isa. Salamat po. Bye-bye.